Was the start of a golden journey. Dapat king ko sa kanilang lahat. Ipait ang aking paghihiganti. I'm not. Hindi pa na isa sa batas ang parusang karapat dapat sa mga Argente. Huwag ako. Totoo ka? Answer me! Hindi pa ako tapos, tandang bulo. Just like gold, I am indestructible. Ang wildest teleserye, indestructible din ang love na natanggap mula sa ating mga kapamilya. Ano? May sasabihin ko na. Maraming nagmahal talaga at sumusuporta ng show namin dahil kita nila sa trabaho namin, sa ginagawa namin eksena na talagang tulungan. Iba eh, unique. Palaban ng mga babae kung kinakailangan lumaban, lalaban. It's the first time na ang mga babae hindi lang umiiyak dito kundi lumalaban at nakikipagbarilan. Visually kasi, nakakabusog talaga. Lahat kakaiba. Yung napapanood nila, hindi yung lagi nilang nakikita. Each character presented a different person and a different attack. I mean, bawat isa, kakaibang character talaga. Completely a different person ang bawat isang character. May sarili-sarili silang backstory na relatable talaga. Kasi wild naman show namin. Ang wild ng konsepto, yung pinagkakaabalahan natin yung mga pasabog na ano ni Ivy o ni Lily Cruz, di ba? So lahat yung inibangan ng mga tao. Indestructible sa ratings. And may the best woman win. Nag-umpisa 20% yung ratings namin. Hanggang sa nag 20% plus na meds, inabot ng 35.2%. Feeling ko hindi kami aabot ng ganun kung hindi kami sobrang naging close talaga. Indestructible sa Iowa TV. Watch. Galing mo, Marte. Indestructible sa social media. Dahil lahat, ginigiba ako. Marami akong nababasa sa tweets sa social media na si Lily Cruz daw, si Ivy Aguas pa nung una, ano daw nila, alter ego or spirit animal nila. Kasi nga, doon sa show namin, nakikita nila lahat ng characters lumalaban. Minsan, ang hirap lumaban. Pero sa White Flower, laban lang kung laban. But nothing lasts forever. As the journey comes to an end, mag-itim tayo as we say farewell to the characters we love and love to hate. Ang mamimiss mo kasi, syempre yung friendship ninyo, yung presence siguro ng tao na andun sa trabaho, sa lahat-lahat yun. Itong grupong to kakaiba talaga. Everybody clicks with each other. Kitang-kita sa TV na talagang maganda yung samahan. Kasi sobrang lapit, sobrang naging close kaming lahat dito. Aming mga mahal na direktor na talaga namang sobra ang pagiging patient at yung character talagang pinipiga nila. Yung team, not just the cast, yung team mismo, like the directors and the staff, crew, cameramans. Kasi iba yung nabuong samahan namin eh, umabot kami ng 1 year. Nagkaroon kami ng pamilya dito sa Wildflower. Kaya yun yung mamimiss ko na actually, with this past few days, nasa Sepangs na ako. Si Ma, at the end of the day, in between days, you will see the true Ma ng Baloy. Loving, sweet, kind, mabait, and I will miss that. Ang Wildflower ang pinaka malaking tinulong sa karin ko. Abangan niyo po yung katapunan dahil akala niyo yun na yun. Hindi po, marami pong pasabog. Kailangan tutukan natin kung paano maglalaban ang mga Argente at ang Cruz. Very, very loaded. So dapat kumapit lang talaga yung mga nanonood. Marami pa kaming pasabog dito. Siguro kung paano matatapos ang kasamaan. Mga kapamilya, wildest ending in 2 weeks. Kaya huwag niyo pong palalagpasin. Napaka malaking bagay po yun sa amin at na-appreciate po namin talaga ang support ang ibinigay niyo. Taus-puso po kami nagpapasalamat sa isang taong pagmamahal at suporta na ibinigay niyo sa amin. Wild, thank you po sa inyong lahat.
Dito muna sa gitna. Roxanne, pause for photos muna sa gitna, please. Hi, fearless. Very good. Again, our hashtag, our hashtag for today is hashtag wildest wildflower. Wildflower wildest fresco. Hi, fearless. Aba, pero okay lang yan. We'll have more time for photos later. Open na natin si Yen, Roxy, and Miko. Ipinakita naman nila sa atin na ipinakita nila sa ating posible ang pangalawang pagkakataon pagdating sa pag-ibig. Ang itinadhang magsama habang buhay si Kamya at Damien. Damian. Wow, social ko naman. Damien. Christian Vasquez and Sunshine Cruz. Dito na po. Left naman po. Hi. Peace down. Shine. Left naman po. Shine. Hi. Okay, thank you. Thank you. Na-excite sila sa mga polling site. Halos kumpleto ang ating wild cast ngayong hapon. Pinainit nila ang bawat gabi natin sa loob ng isang taon. Talaga namang mapapasambit ka na lang ng pandesal na lang ang kulang. Collectively known as the Wild Boys, let's all welcome Vienna Brenica, RK Bagatsing, and Joseph Marco. Yeah, post for photos muna, RK. Excited, RK. Viva Ardiente! Narito na ang Ardiente family! Shasha Padilla, Aiko Melendez, and Tirso Cruz III. Viva Ardiente! Ate Shasha, post for photos muna, please. Excited lang. Sabi ko center po, center po. I know, pinasotan ko ito. Possession na. Middle po. Middle po. Okay, dito po. Pwede po sa center po. Center pa daw. Doon daw sa gitna, tama naman si Shasha. Center. Okay, left naman po. Hi. Wala pa nga center. Sorry. Mamadali. May taxi pa daw. Nahandahan. Wild sa mga tanong. Wild din ano, huh? Alright. At may dual pictorial kanina. Ako na. Umusbong sa kanyang puso ang mainit na pag-iliganti. Naging laman siya at usap-usapan mula sa telebisyon hanggang sa social media sa loob ng isang taon. Hindi nakaligtas sa mga memes at parodies. Hindi may tatangging naging household name na ang Ivy Aguas at Lily Cruz. Ladies and gentlemen, Wildflower herself, Maha Salvador! Lily. Wala na si Ivy, patay Thank you very much.
Ayan po ang cast ng Wildflower. Papatiin muna natin sila isa-isa. Let's start with Roxy. Please greet everybody. Magandang tanghali po sa inyong lahat. How are you all feeling today? That's really good because we're gonna have a wild press con and we're all feeling great today and grateful. Maraming salamat po sa inyong lahat for being here this morning with us. Thank you, Roxy. Si Yen naman, Yen. Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa time na sinamahan niyo po kami today. Sana enjoy lang po tayo. Si Nico. Hi, good afternoon to everyone here. Salamat sa pagpunta niyo and enjoy natin itong press con. Si Damian naman, si Christian. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat po sa pagpunta ninyo. Thank you. Sunshine Cruz. Magandang tanghali po sa inyo lahat and thank you so much for being here. Sana po mag-enjoy po tayo sabay-sabay ngayon po sa press con. Thank you. The Wild Boys naman. Si RK. RK first. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po at bigyan na kami ng oras ngayon. Enjoy lang po tayo. Yes, enjoy lang. Vin, ikaw Vin. Yes, thank you so much for being here po. Enjoy po tayo. Good afternoon. Joseph. Yes, good afternoon. It's nice to see you all again. And maraming salamat po at sinamahan niyo kami ngayong araw. Ito naman ang most hated family. Let's start with Miss Shaja. Good afternoon everyone. Thanks for joining us. Ito na yung talagang gabi-gabi nakakabaliw ang mga punchline. Aiko. Ayan, nagsiselfie. Sorry. Good afternoon po sa lahat ng mga press people na nandito. Maraming salamat dahil nandito kahit binigyan nyo na kami ng oras sa aming finale press con. Dahil sa pagpunta nyo po dito, si Emilia Argente po, hindi kayo i-good job. Thank you po. Kuya Pip! Good afternoon. Mabait po ako today. Kaya welcome and I'm glad to be here with you this afternoon. And of course, Maha. Good afternoon po. Thank you. Salamat po sa oras na binigay nyo sa lahat po ng press at lovers. Salamat po na nandito kayo para supportahan kami dito sa PressCon at para ispread ang kung ano mangyayari sa last 2 weeks po namin. Thank you. Yan ang gusto namin malaman, Madge. No? Pero bago yan, tawagin mo na natin ang head ng drama unit ng RSV, Direk Roel S. Bayani. Woo! Ang tunay na wildflower. Ako sa sarili ko na nag-aalbat. I really have to take this opportunity to thank every single person in this room. Alam mo, ang television is changing, everything is changing, the world is changing, and to be enjoying this kind of success at this point in time, napakalaking bagay no. Hindi isang bagay na mababaliwala lang o hindi namin i-value. So I'd like to thank you and welcome. Thank you, Direk. Marami pa tayong questions para kay Direk. Pero samahan ako ni Aaron Domingo ngayon for our Q&A. Kung to Direk Ruel, sasakay daw po ako ng spaceship. Hindi, joke. Siguro, Direk, pwedeng ipasa ko na lang po kung ano po yung huling mangyayari. Naku, hindi naman po sa pagdadamot, pero parang parang hindi rin tamang makaagaw yon sa pag-enjoy ng finale kung sasabihin or diba, it's something you experience. Wildflower is a kind of show na sinusurpresa ka, ginugulat ka, so let's leave it at that, no? So alam naman natin na a revenge story will culminate in a climactic finale, na climactic end, at yun ay something na alam natin, kailangan natin experience. So, sorry but I cannot really reveal too much, but definitely, marami. Pero more than experience, kasi para ano yan eh, lagi nga natin sinasabi, ang bida, nagpapabugbog para sa dulo, matamis na matamis ang tagumpay. So, damhin natin yung victory niya, yung triumph niya in the end. So, di ba, yun niya, kaya nga ang joke, ano kung hiyari? Sabi ko, sasakay sa spaceship, kakalabanin ng aliens. Sinanan natin dyan na kay Lily. But it will be more than just a spectacle, it's the emotions. Di ba? Yung pinagdaanan nila after a whole year. Yun yung mas abangan, yung range of emotions na ma-experience in the last few days. Thank you, Direk. Siguro sa directors ng Wildflower, kayo ba ay
Nacho Challenge, Raymond, every episode para ma-excite ang mga viewers, our directors. Siyempre, nato-challenge kami kasi siyempre, ano na naman yung pwede namin ibigay after that napakaraming pasabog. So, yun, pinag-iisipan, minsan hindi na makatulog para dun sa last 2 weeks. Para dun sa last 2 weeks, yun na nga, nandun na nga sa level na sinasabi nila Jesus Christ na daw. Ano pa ba ang pwede namin ibigay na para pahirapan si Lily at ano rin ang mangyayari sa mga Argentes after that? Yun. Yun nga eh, no? Direct Cathy, meron kong sinagdag? Yeah. Same as Direct Raymond, ang biggest challenge namin ngayon is yung mapanatili namin na hindi kayo bumitaw sa show na to at abangan pa kung ano pa yung pwede namin pa ibahagi sa inyo. Direct Roderick, ikaw, meron kong sinagdag? Kung yung mga viewers namin hindi na nakakahinga ang kamera, so... So every, almost every day, nagtitaping kami and of course, we have to thank yung creatives namin for doing their job well, so... Direk, ang mga artista ba naging input din kung paano sila papatayin, yes. Papahirapan, yes. Parang ganun? Definitely, yes. Pati lines. Lahat naman sila, pati sa lines, sa mga gagawin nila. And of course, lahat naman nakalatag na ginawa ng creatives namin. Yeah. Wow. Support sila, napaka... We congratulate natin yung mga director, palakpakan naman natin. Hindi madali, hindi mahirap, hindi madali. Hindi madali yung mga MVP. Actually, wala man siya dito, pero gusto rin namin mag-thank you kay Direk Ola. Yes! Kasi isa siya sa mga nag-umpisa ng Wildflower din. Oo. Okay, Aaron, sinong first question natin dyan? Oh, tsaka si Direk Digo. Oo, oh, tumulong din. Ang dahil parang nagtulong-tulong, ha? For the show. Spielberg. Head. Aaron. Ano? Ito na nga. Sina-challenge nga namin to tap into the dark side. Na-realize namin, mabait pa kami kasi nahirapan na kami mag-isip ng mas evil pa. So sabi ko, wow. So, ang realization ay mabait ang tao. Mabait ang tao kasi ang hirap mag-isip ng suktulo ng kasamaan. So, nakita ko sa journey namin that there is so much discomfort in finding the darkest corner of human psyche, human behavior. At, but you know, in drama, that's how it works. Pumunta ka sa darkest para maging mas maliwanag yung brightest. Diba? So, that's how you find your place in the world at paano mo maiintindihan yung human behavior, kung bakit ganun na tao. So, wild ending be? Wild in terms sa akin, wild in every sense, but sa akin yung emotions. Kung ano ang mararamdaman ng, kung ano mararamdaman ni Lily sa dulo ng journey na to, yun ang wild sa akin, the range of emotions that will be on display and kung paano may stretch at ma-challenge natin yung range ng mga actors natin kung ano yung papakita nila ngayon. Because nga, kung ang isang revenge story yung nangyari lang ng 3 months, na-imagine mo ng malaki eh. Pero kung 1 year, paano pa yon? So, kaya nga sa akin, hindi ako naniniwala na ang dapat ay yung spectacle lang na may malaki eksena eh. Kasi sa maraming tao, ang hinihintay nila yung mararamdaman. Yung kaluwag ng loob sa dulo nito kung paano, kung ano mga lessons na matututunan ni Lily at ng mga tao sa paligid niya, kung paano nila mahahanap ang katarungan, paano nila mahahanap ang kaputihan ng pagkatao, kung paano nila maibabalik sa ayos ang isang lipunan na sugat-sugat, durog-durog, siguro yun yung mas wild para sa akin. Ah, ito magtatanong si Aisa. Yes, Aisha, Biday. Still wild ex-president ng Spiel. Ruel, yes. Parang subtulan yung violence dyan sa Wildflower na parang na-infect mo na lahat ng primetime shows in terms of violence. Grabe. So, how much violence can you be more violent in your next show? I, alam mo, honestly, I don't want to think of it that way. I don't want my next show to be more violent. I want to think that after Wildflower, kailangan ng higa. And I'm sure nakita nyo yung bagong nag-pilot na show ni Jody. Of course, you're aware of how successful the pilot is. Ganun na cycle.
makikita mo yung dumi, yung baho, yung dilim ng libunan, and then hihingan ka sandali, and then babalik na tulit natin to at some other time. So it's really like that. So I don't want my next show to just be wilder or more violent than this one. This is in the context of Lily's journey. So sa akin, gusto kong huminga rin after this. If I send it. Anyway, may nagpapatunong dito. Yes. Lindayag brother. Sino yung director na yan? Si Dick po ay brother ni Rondel Lindayag. Kaya yan ang mga the Grupo Lindayag brothers. Si Rondel is a creative head of Dreamscape. Si Dick is a director. Magkapakipo siya. Si Rondel po, creative head ni Deo sa Dreamscape. Ito sa grupo mo. Opo, siya naman, director ng Wildflower na hinihiram naman at magdidirect din ng Blood Sisters. Ganun po yun eh. It's a family dito naman. Dito may brother pa silang parang ano, wala dito, nandun sa kanila. Siya po yun. Nagkaroon lang tayo na nag-freelance siya, pero nabalik din siya sa amin. Oo. Siya po, isa lang po yung directors kanila, the other one sa creative. Ano pangalan niya? Dick Lindayag po. Opo. Magalit sa Isa. Hindi ko yung mga Lindayag. Yan, mababait siya. Akala ko yung taga... Bumalik lang. Kasi dati po siya dito. Siya po ang long time assistant director ni Wenda Ramas. Panahon pa na kami nang magkasama na kami mula sa Puso Paliklon din noong araw. Welcome back. Salamat. Parang kinilig ka, Isa. Sabihin mo, sino mas pinag-usapan? Sino mas kinatakutan talaga ng viewers dan? Iba kasi yung katapangan ni Ivy Aguas at iba rin yung nilaban ni Lily Cruz. Parang may kanya-kanyang moment po sila. Ang pinaka-biggest moment ni Ivy Aguas is yung wearing black wedding gown. Tapos si Lily Cruz naman, yung naka-gold siya. At sinabi naman ni Lily Cruz na indestructible siya. So parang sa akin po, hindi na ako dun sa kung sino yung mas minahal o sumikat. Pero nandun ako sa masaya ako na minahal at sinuportahan nila si Ivy. At sumasabay sila sa paglalaban ni Lily Cruz naman. So yun po. So ano masasabi mo? Kasi before Ivy talaga, may mga nag-wedding gown na nagsuot na black. Pero after nun, ang dami nang nagsunuran. May mga weddings na talagang black ang wedding gown. Lalo na abroad ha, yung mga Pinoys. Oo nga daw po. Meron akong aabanan by September. Black yung ano niya, nakuha niya yung idea na nagandaan siya sa eksena ni, ano, sa wedding ni Ivy Aguas. Opo. Yung kasi yung sa kay Ivy Aguas na black wedding gown po, kaya talaga naging black yung wedding gown niya kasi nagluluksa pa rin siya sa pagkawala ng nanay Carlota niya. And nag-usap po yung creative, stylist, ako po na parang kami nila direct Raymond and direct Cathy nag-usap-usap na maganda nga akong black gown kasi nagluluksa ka pa until now. At yun yung revelation nun ni Arnaldo na siya yung pumatay. Yun, pero yung attendan niyo po, wala naman po, di ba? Wala naman, magaan naman po sana. Oo. Baka may pinaghuhugutan siya na revelation. Pero bilang sabi nga ni Direk Ruel, iba na po ngayon, ang dami ng pagbabago, 2018 na. Yung parang hindi na talaga tulad ng dati na kung ano yung nakasanayan, yun lang. Ngayon, kung anong makita, like yan, yung wedding gown, black gown. Parang hindi mo naiisipin na parang wala na yung dati na dapat pagkasalan, naka-white ka lang. Ngayon, kung ano na yung gusto mong isuot, libre mo nang masusuot. Basta nandun yung freedom kung ano yung gusto mong isuot sa pinaka-special na araw mo. Kasi importante may love po sa araw ng wedding nyo. Yun naman yun eh, kahit anong color. In real life ba, anong gusto mo isuot na wedding gown? Anong kulay? Depende po sa mapapangasawa ko. Pero hindi ka mag-iitim, hindi ka mag-iitim. Malabo po ako mag-itim kasi parang gusto kong iwan yun kay Ivy Aguas. Yun po. Okay, si Ma'am Charo, may pinost siya, tumalo siya sa pictorial niyo. Ang cute. Ako ang tunay na Lily Cruz. Yes, of course. Nakakaaliw. Tapos sabi mo, kailan siya mag-guest? Nagkaroon ba kayo?
ng idea sa pagdalo niya na i-guess si Ma'am Charo? May mga times po kasi na pag may big scenes po kami, nandun naman po, di ba, direct yung nag-uusap-usap kung sino yung mga pwedeng i-guest nga po. Kaya lang, dahil nga po sa araw-araw kaming nagtitaping halos, parang hindi po namin makuha yung schedule din po nila. Pero, alam ko open naman din po si Ma'am Charo. Opo, gusto rin niya, kaya lang busy rin po siya. So, kaya dumalaw na lang po siya. So hindi mangyayari? Wala, hindi kami masusurprise? Surprise po na lang. Kung may chance siya next week na mag-taping. Sana may time siya. Mukhang yan ang pasabog niya sa ending, hindi kaya? Hindi kaya. Ang lali kasi yung use ng ano niya eh, yung pinost niya yun. Actually, parang nasa 200,000 views nga po ata yung ano. Eh kasi ang cute-cute ni Ma'am Charo noon, yun na po yung naka-red gown na po ako. Tapos sakto naka-red siya. Nasa kabilang studio lang po din ata siya noon eh. Tapos yun, kaya niya nasabi na ano, siya si Lily Cruz. Thank you, Ma'am. Thank you po. Pero eto, ilang madalas na ako natutokan nito, hindi ko maintindihan. Parang kine-trademark na yata sa akin. Ganda na naman ang cut ng gown ko. Talagang ano siya? Sorry ah. Siya siyang talagang ano siya. Comfortable ka na sa kanya? Hindi ko naman naiisip na may mesh eh. Feeling ko sarado siya. Diba? Hindi ka naman nakaganyan eh. So pasensya na. Kasi parang masyadong ano, talagang napapatingin lahat ha. Kahit ang mga badin, hindi ang napapatingin. Pero na-insecure sila. Baka hindi ka po confirm. Ayaw niyo pong pansinin yung mag-sway. Eh, kasi buhok mo yung pinatakpan ng buhok mo. Kaya ba tinakpan mo kanina, medyo na-insecure ka? Hindi. Parang parehas lang naman po. Medyo ano ata. Pero parang may bata. Sa harap ni Shashin, parang... Anyways, yan o. Talagang pati si... Ano, Christmas special, ganito nangyari sa gown ko eh. Hindi ko na alam. So, si Yen. Tutal si Yen, medyo may kasigit. Ito po, hindi po ako nagpahuli. Meron naman. Naka-call siya today. Meron din po kay Ate Aiko. Kasi gulatan lang yung gown namin dito, Reggie. Bakit sa action, hindi ka nagpaano? Boobs din? Conservative na po ako. Ah, so, ayan. Oh, thank you and congrats kasi talagang sobrang lakas ng Wildflower. Oh. Meron daw kayong tinalbogin na isang afternoon game show. Thank you, John. Maraming salamat. Talagang easy. I wanna ask you, ano, Ardiente family. Kasi kung si Maha may mga highlights ng favorite, like the wedding gowns, kayo ano yung highlight na parang favorite ninyo na hindi nyo makakalimutan na ginawa sa show? Siguro yung first, na lahat ng first, yung first meet-up namin ni Aiko, which was very emotional. Nag-iyakan kami. Tapos, yung first na, maganda rin yung sa amin ni Pip na sinampal-sampal ko siya. Pinakilala ko na, pinagyabang ko na nagbago na ako. Na ako na si Red Dragon. Tapos, yung sa amin ni Ivy noon, Aguas, I think yung mga memorable sa akin yung bar scenes namin kasi maganda yung dialogue namin. Parang sobrang plastikan. At saka kasi nung bago pa ako, of course ako yung huling ina dito, no? Bago pa ako sumali kasi talagang alam ko na very memorable yung mga lines. Ginagaya talaga ng mga tao. Sabi ko, ang ganda ng ganong show. Talagang alam na alam niya yung... yung lines eh. Oo, kaya ganyan. Nagustuhan ko yun. Siyempre yung mga parts din na kumanta ko. Pinakanta ako din direct ng French. Ayan, Daniel. So it was also very memorable. Yeah, ikaw. Favorite? Ano highlight mo? May gusto mo sabihin siya. Yes, Madge. Hindi, bago po talaga pumasok pa si Miss Jaja dito sa Wildflower, na every time nakakapag-usap kami sa ASAP, binabanggit niya sa akin na lagi siya nanonood ng show. At saka may mga ginagaya-gaya pa siya, kaya nakakatuwa nung pumasok na po talaga siya. So hindi parang ano, comfortable agad? Kasi familiar siya eh, doon sa story, sa soap. Ay, sigaw. Ako tama yung sinabi ni Miss C, yung ano namin, yung first scene namin together. Kasi sobrang sandali lang yung ano namin, rehearsals namin ni Miss C noon. Pero yung iyakan namin sobrang hagulgol. Eh kasi naka-work ko na naman si Miss C dati. So, komportable na talaga ako sa kanya. So, hindi talaga ako nahirapan. And sobrang natuwa ko na siya si Red Dragon, tsaka ako si Baby Dragon. Kasi hindi ako mahirapan talaga. With si Tito P, Baby Shark. Baby Dragon. Si Tito Pete,
every time na hinahampas niya ako ng baston niya, naubos na yung baston niya sa akin. So, tsaka yung mga emotional scenes namin dito, babe. Kasi dito sa Argentes, napansin nyo, yung mga ano namin, mga linyahan namin, talaga mga highfalutin English words, di ba? Mga shala, na pagka si Tito Pip ang nagbibitaw talaga, parang, wow, Tito Pip, anong dictionary yan? Parang hindi ko narinig absent ako sa school yan. Oo, di ba? With baby girl, with maha kasi, nandito yung kiksing namin, na muntik na akong mabulag. Sa sobrang katotohanan ng eksena namin, eh, talagang ang ganda nung kinalabasan. And then, yung mga scenes namin na tarap-tarayan, dito sa show na to na Wildflower, naging ano kami, meme queens, di ba? Ang dami namin sa Facebook na sinasakal ako na, di ba? Kami ni Maha, yung linyahan namin, siguro it pays talaga when you're comfortable working with you know, with the co-actor. And with Maha, I felt that. Kaya siguro napatagal at napaganda namin yung mga eksena namin. Alright, Kuya Pip, ikaw? Dami eh, ganyan sabi nila. For every character kasing kausap mo, or kausap ni Julio Argente, iba yung level ng ano, ng intensity. I mean, kay, gaya nga ni siya, siya, nung dumating siya kasi, dati siga ako rito eh. Ako pinakasiga. Nung dumating siya, puro sampal ang inabot ko mula sa kanya. Siya lang ang nakagulpi sa akin. Then of course, yung away naming mag... yung anak ko, si Aigo. Meron kami yung eksena, yung nag-present ulit si Lily Cruz nga, na yung naka-all gold siya. Yeah. Yung black is out, gold is in. Yeah. And I am indestructible. May mataas na mataas din yun. Eh, na, ba't ka tumataw? Mataas yun. And then of course, yung relationship namin ng aking apo. Di ba yung the love na dahil ito yung pinaka-pag-asa ng Argente, di ba? And of course yung kawalangyaan ni Julio Argente. And the most wonderful thing talaga pag pinagsama-sama mo. Sa amin lahat na eksena kasi namin kanya ang saya. Nagsusuportahan. Pagka-highlight ng isa, everyone is willing to take a back seat and give kung sino yung merong highlight. Give the and moment. Support lang kami. Yeah. And then, ang pinakamasaya yun, pagkatapos yung take, di ba, kahit pagka-lunch, dinner, or anything, magkakasama kami lagi. Di ba, yung nagtutulungan, nag-uusap, we talk about what else ang makakapagpaganda nung sila na, huwag kang ganyan. Kaya, pag tinanong mo ko talaga, in a nutshell, parang lahat, from the start, yung journey namin, memorable lahat yung mga scenes eh. Yeah. Ito mo natawa si Icon. Ano? Alam na niya kung ano yung ibig sabihin. Parang private joke eh. RK, you wanna add something? Salita ka naman. Memorable. Argentic. Tulad na siya happy ni Tito Pip, yung character mo, iba-iba naman ng reaction sa bawat actor or ibang character na kaharap niya eh. So, may mga sarili-sarili ding highlights for me sa yung Argente family sa bahay nila. Bawat eksena kasi hindi mo alam kung anong mangyayari. I mean, may nakasulat sa script. Pero dahil sa mga improvisation skills ni Tirso Cruz, eh, kung saan kami napupunta at nabisay ko. Pero yun, laging surprise ang nangyayari. And of course, kay Maha, yung ginulpi niya ako sa kasal, hindi ko talaga makakalimutan yun. Kasi nagpasa-pasa ako the next day. Ayun. So, pero all in all, lahat ng mga eksena namin ay hindi talaga makakalimutan. Kasi iba yung collaboration namin sa bawat eksena. Lahat kami yung nagbibigay ng inputs with the directors and all. So, ayun. Every scene will be remembered. Thank you, RK. Aaron? Yes, MJ. Ito, pasabi mo. Tapos, Maha, parang... Anong mangyayari after nito? Magpapahinga ka ba ng ilang buwan, ng isang taon, dalawang taon? Kasi parang ang hirap mong bigyan ng bagong project na mahihiwalay totally dun sa character mo as Lily Cruz and Ivy. Ano po, balik muna ako bilang maging performer naman. Yun naman po muna. May pa-concert po ako na Maha on stage. Yun po, kasi may mga single din, may bagong single din po ako na ilo-launch. Second week of Feb. So yun po, magtutour po. And may pelikula rin pong gagawin, pero light naman. Yun po, para medyo makakahinga-hinga. So hindi ka talaga makakapagpahinga, hindi ka makakapagpakasyon.
yung US tour naman po namin, kasama ko po yung tatlong boys, may mga ilang araw naman po na mababakante. So yun na po yun. Tapos magpagbalik po dito, pelikula po. Pero light naman po yun. Kasi ang mahirap po pag nasa teleserye ka, wala ka talagang ano na eh, buhay sa labas ng set. Talagang instead na lumabas ka, imbis na lumabas ka, magpapahinga ka na lang kasi kailangan mo i-prepare yung sarili mo the following day sa mga malalaking eksena. So eto, medyo mas may hinga lang po ng konti kasi tour at saka pelikula po. Kasi dito parang nakikita na namin na nagkaroon ka na talaga ng concrete na love life dito sa Wildflower. Eto bang pagkatapos nito eh, magkakaroon ka na ng time para sa personal, sa love life? Eh may cellphone naman po. May mga pa-video calls naman po. So, oo, okay tayo doon. Tanong ko lang doon sa mga cast, lalo yung regular na napapanood na, how are you coping up ngayon nga medyo matagal, malapit nang magtapos? Natapos na ba kayo ng shooting, ng taping? O, di ba? So, paano nyo nararamdaman yung lungkot or something? Paano yung time? O pag-aalala? O gano'n? Ngayon pa lang, parang may separation anxiety na ako. Kaya marami na akong emotes sa Facebook. Kasi, syempre, 1 year din na naging parte silang lahat ng buhay ko. Tapos biglang mag-iiba, di ba? So, nakaka-miss. And I'll definitely miss all the staff, the crew, RSP unit, and of course, lahat ng co-actors ko. Kasi talagang parang naging parte ng pamilya. Joseph, ikaw? More than the lungkot, parang nandun yung ano eh, nangingibabo yung saya. Kasi yung dami ng achievements na nakuha ng show and yung friendship na nabuo sa bawat isa. And I'm sure after the show, you know, magka-catch up pa rin kami. Vin? Ako sa totoo lang, everyday, share ko yung moment. Kasi iba sa akin eh, lahat. Ito yung bago ko na unang pasok ko palang Wildflower agad. So ako natatakot ako na sinacherish ko na eto, everyday magkakasama kami. Na-touch na ako sa lahat eh. Natatakot ako na one day, baka kapag wala ka ng call, alam mo yun, nalulungkot ka talaga. Kasi hinahanap-hanap mo na sila. Minahal mo na yung character mo, minahal mo na lahat ng tao si Seth. So ako yun. Siguro si Maha, no, Ray, ikaw ba naramdaman mo na yung sepants daw? Sabi ko nga eh, sa jowa, madali ako mag-move on. Pero sa mga ganito, hindi. May tanong sa akin, last Sunday ba yun? Kung paano ko daw ililet go yung pagiging Lily Cruz ko? Sabi ko, hindi ko masasagot kasi hindi ko alam kung paano. Dahil yung ginawa sa akin ng RSB unit, yung binigay ni Derek Ruel, sobrang laki ng tinulong talaga ng, sa career ko. At hindi lang din sa career ko, kundi yung mas grabe pa yung passion ko para magtrabaho. Mas naging dedicated pa ako sa kung ano yung meron na binibigay sa aking project. Dahil sa RSB unit sa Wildflower, ang daming offers, ang daming mas magagandang nangyari. Siguro, sabi ko nga, hindi man kami laging nagsasama ni Direk Ruel, pero feeling ko may magic kaming dalawa. Kasi kung naalala mo, Direk, yung hindi tayo love team, ha? Hindi. Kung maalala niyo po, may ginawa akong teleserye. Minsan lang kita iibigin. Krista, isa akong rebelde po doon. Ang nagbuo po noon, si Direk Ruel. Siya ang nag-direct sa akin din doon. Siya yung nag-umpisa noon. Doon yung mga umpisang mga teleserye na nakikilala po ako at minamahal nila yung character ko. And then, eto nga, etong Wildflower po, ang daming magagandang projects binibigay naman sa akin ng ABS-CBN. Pero iba lang yung naging resulta nitong Wildflower sa akin. Kaya ako naisip na parang may magic kami together ni Direk Ruel. So, thank you, Direk. Ray. Si Aiko tsaka si RK, yung mga roles yung nagbigay ng panibagong flavor sa career ninyo, no? So, sobrang medyo, di ba parang mahirap kumawala. Oo, actually, yung separation anxiety effect nga sa akin, kanina bago ko pumasok dito, umiiyak ako kay mga, totoo, sabi ko mamimiss ko kayo lahat. Sabi ko, ba't ako nalulumbay?
lumbay talaga yung lumbay term ko. Kasi mamimiss ko tong family na to. And with this unit also, this gave me a big comeback talaga. Nagkaroon ako ng endorsement dahil dito sa Wildflower. So sobra yung utang na loob ko dito sa proyekto ng Wildflower. Forever etched dyan sa buhay ko at sa puso ko. Kaya, ano, etchos ka, Tito B. So mamimiss ko talaga lahat. And namumblema na kami kung paano ang susunod na project ko kasi ang taas eh. Ang hirap, ano, ang hirap lagpasan ng Emilia or ang hirap din balansin. Kaya, pagdadasal ko na lang kung ano ang nakaukit sa aking tanhana after World Club. Love life. Kunin ko po kay Direk Ruel na ninong, pero sana umaten po kayo. I love you, Direk. Si RK naman. Yes, sa akin, tulad ng sinabi ng Ben, grabe yung impact ng show. Lalo na from Be My Lady na good boy na si Kuya Maki, and then tumalun sa napaka-complicated na role na Arnaldo. Eh, hindi ko talaga makakalimutan yung Wildflower. Because syempre, nagpapasalamat ako sa tiwala ng writers and si RSB, sa buong production staff ng Wildflower for giving me the role. And sa Sipax, eh ako, di ba wala na ako sa show. Nung nagla-live viewing kami nung kapamilya chat habang nanonood kami and then pinapanood yung death scene ko, eh naiyak nga ako eh. Kasi syempre, it took me back dun sa day one, dun sa lahat ng pinagdaanan namin creating the show. Creating the story, building, kung ano man yung, tinanggilig nyo. So, tuwang-tuwa ako, full of gratitude. So, maraming salamat sa Wildflower and sa buong RSB. Okay, salamat. Sagot na niya. Sunshine. Ati, tapos sa Sunshine. Ray? Oh, okay na, thank you. Thank you, Ray. Aaron? Magko-concert ka pa naman? Opo. Naturuan na po ako ng tama ni Ms. Z. Nung una, napapaos po ako. Pero dahil kay Ms. Z, naturuan niya ako sa tamang hugot sa diaphragm. Hindi kasi ko nawawalan daw po ba ako ng boses. At saka sa taping kasi ang mahamog talaga. Sabi ko, huy, singer ka, di ba? Akpan mo yan. Galing siya sa set. Galing siya talagang albalabal dito. Singer ako ah. Singer ako. Sabi niya kasi. Ganyan. Tapos nakita na niya na meron na nga po ang balabal. Yan. Okay yan. Yun. Ngayon po naman medyo alam naman po ng creative at ng prod po na meron po akong parating na concert. So, inaalagaan din po nila yung mga eksenang binibigay nila sa akin. Kaya, kung napanood niyo po yung kahapon at yung mamaya, pinapahirapan lang po ako. Wala po akong linya, wala po akong sigaw. Preparation po yun para sa concert ko sa Linggo. Thank you po. Hindi, joke ko lang po yan, pero nagkataon lang. Pero alam po rin talaga kasi nila na may concert na nga po sa Cebu sa Sunday. Nagkataon lang talaga. At saka, kinakausap ko si Direk Raymond, saka si Direk Dicapon. Direk, lalaban pa ba ako dito? May fight? Wala na po, di ba? Wala na po talaga, di ba? Tapos sabi lang, oo, kasi bugbog ka na nga. Tapos sa gilid, gawagan ako, yes! Kasi parang nga po, may boses ako sa Linggo. So sa mga director na rin, dahil ang taas-taas nga ng ratings, 1 year, hindi na ba talaga kayang i-stretch kahit 1 week or 2 weeks? Talaga ba hanggang doon na lang? Kakayanig pa kaya yun ni Maha? I think si Direk Ruel ang makakasagot. Direk Ruel. Nasa taas. Makapag-proof kayo sa mga creatives namin. Kasi literal na dugo na yung tumutulong sa mga mata nila sa kaisip. Baka kung i-extend ko pa ang kalaban na talaga, ay King Kong, Godzilla, kailangan na kailangan umabot doon. So, kung taong kalaban hanggang February 9 lang, sorry. All I'd like to say, nandito yung creatives, makikipuway kayo! Yeah, thank you very much, I love you all, thank you, Grants. Thank you. Thank you, Jerry. Aaron? Yes, we have a question from Danny Bernarda of philstar.com. Okay. So yung unang question was, nagkataon lang ba yung success because of women empowerment? At dun muna tayo, women empowerment.
Direct, you wanna answer that? Maha, okay, according go. To Direct Ruel, sadya. Pero, yun nga po, nung binuo kasi po nila, parang panahon naman na ngayon para ipakita na ang mga babae ay malalakas din. At yun nga po, hindi lang dito sa Wildflower, hindi lang po si Lily Cruz ang palaban. Kung napanood niyo naman po, halos lahat ng babae may kanya-kanyang pinaglalaban. Yun po. Kaya po. I think, parang gusto mo yung help me. I think yung pagsaset ng trend, nung binuo ng RSB unit itong Wildflower, yung team pa lang namin kasi ano eh, very mapangangaso, di ba? Revenge. So pagka sinabi mo revenge, napakalawak ng word na to. So napakalawak ng pwedeng ano, puntahan ng istorya. And nagkataon lang siguro and sinansyali rin ng creatives ng Wildflower na palitawin din yung mga babae na panahon na hindi ang babae, which is, you know, be at home, be cooking, domesticated. Here in Wildflower, kaya nga yung title pa lang namin is Wild, because wild kaming lahat. Saka nakita ko rin sa VTR nyo kanina, Ate Ikes, na parang ang babae, hindi lang yung parang sinasampal lang, yes. Umahawak din ng baril, yes. Umalaban din. You know, I think it's a trend also with Asintado, with the, di ba, meron din sila, Blood Sisters also. So, yun, Aaron? Okay. We have a question from Jude Cartalaba, ang original Lily Cruz. Oh my God! Lagot ko kay Ma'am Charo. Good afternoon, Tunga. Question, kay Lily, kay Maha, nandito na tuloy. Sa kanilang lahat. Of all the persecutions you've gone through sa show, I'm sure, ang daming hirap, nawalan ka na ng boses. Pero ano yung pinakamahirap na dinanas mo? Na parang naisip mo, sobra to. Pag mahal mo po kasi yung trabaho mo, may isip mo pero the next day wala eh. Kasi gusto mo eh, mahal mo eh. At pag passion mo talaga yung ginagawa mo, walang matinding reklamo o walang matinding sakit. Kasi unang-una, ginusto mo yan, Maha. Parang ganun. So wala po akong marereklamo dahil ba't ka pa magrereklamo kung grabe namang suporta yung naibibigay na ibabalik sa show niyo po. Yun po. Okay. Kasi ako, sinusubaybayan ko talaga yung show since from the very beginning. May mga characters na kung ako yung susulat from the creative side, gusto ko nang patayin. Alam mo yun, yung of course may mga nauna, may mga natitira. Of course your biggest nemesis si Emilia, at ang natitira lang si Emilia at saka si Natalie. If you were to write the particular encounter, yung talagang violent, anong gusto mong gawin sa dalawa? Yung nasa isang bangka po kami, tapos mahuhulog kaming tatlo, paunahan kong sino makakaakyat sa bangka. Tapos kung sino po yung makaunang akyat, magsisail away po. Tapos may pating. Hindi ko alam, kasi sobrang love ko yung character ni Emilia at saka ni Natalie na aminin po natin, nagte-trending yung tatlong, at kaming apat, mga bawal po ang letter B, so ang mga witches, nagte-trending daw. So may mga biglang, yun, gusto nila yung mga ganun, mga catfight, ganyan. So, yun po yung isa sa mga memeable sa amin, yung mga eksena po namin. Baka yun lang po, sa isang bangka, nag-end si Natalie, Emilia, si Lily Cruz. Jude, let's ask si Roxy. Sige. Okay, may kwento pa yung papipiliin. Paano mong last eksena yung dalawa niya? Based sa story, parang isa sa kanilang dalawa ang ihuhulog ko na lang. Sa? Sa takbo ngayon na natitirang 2 weeks. Okay. But if I was given a chance as Natalie, an empowered woman and ready to get back and
cause revenge. Parang pag-iisipan niya ng mabuti. Parang it will be a slow, painful, and very bloody death. And actually, I would like to go back also to one question earlier, you know, about empowerment, because I really, really feel that through Natalie, my character, I personally felt empowered because of her. Normally, kasi if I play a role, I don't really take home any of the baggage of the character. Parang kumbaga nagpapagpag ako after. Sorry for the term. Pero in this case, she is so empowered sexually. She's empowered. Sabihin yung una. Number one, sexually, check. She's also very empowered with her womanhood. And given that she's a parang daddy's girl, her love for her family still exists. So parang she's so whole yet broken, but she still finds a way to parang seek her path. So ako personally, ang nauwi ko sa kanya is that I too can find myself in this wretched and brokenness. May ganyan. Kineso. Hashtag kineso. Yun kineso. Ang gusto ko kaya lang nagigigil sa'yo si Ivy. No, mas si Emilia. Si Emilia. Hindi, gusto ko lang sabihin na very proud ako kay Roxanne kung yung sa nangyari sa character niya, kasi talagang minarkahan niya yung character niya as Natalie. Tulad nga nung sinabi ni Direk Ruel, talagang tinabaho niya, pinaghirapan niya kung bakit siya nagstay ng matagal sa Wildflower. At aminin po natin, yung isa sa mga matataas na ratings at mga trending moments ng Wildflower, parte siya doon. Halos parte siya sa mga eksena. Wow! Hindi! Kasi, hindi itong baklang to, dami rin mapagdaanan. So, deserve naman niya talaga. Kaya, proud na proud ako. Kasi favorite na mga bakla yung away niyo lagi. Camping. At saka siya yung talagang winner sa lahat. Siya yung magbibigay ng ibang laban. Hindi lang si Miss Shasha. Kasi kahit anong push ko, hindi talaga magdikit, sabi ko ay direct to well. So, ayan, dinala si Natalie. Siya magbibigay ng lahat. Oh, teka, kung may takeaway yung mga girls, ang mga boys may takeaway din ba? Sa soap na to? Kasi parang yung mga girls, parang winning sila eh. Sorry, hindi na yung tanong. Anong takeaway mo, Christian, from this soap? Kasi si Roxanne, na-share niya na parang na empower siya sa woman. Alam mo kanina sa character ko and as Christian, iniisip ko kasi yung wildest last 2 weeks na wildest. Sabi ko, as Damian, ano ba yung wildest? Tapos nakikinig ako kay Derek kanina na mention niya yung about sa emotions. So dito ko na realize na nakapag-isip ako ng lion. Sabi ko, lion. Wild yung lion eh, di ba? Pero ang lion, hindi laging wild na pumapatay ng tao. Minsan, kahit na tahimik lang siya, peaceful, wild pa rin siya. So, as character ko si Damian, yung wildest siguro ni Damian dito is yung nahanap niya yung peace sa sarili niya. Because of love. Nakikinig ako kay Derek kanina, sabi ko, So, hindi ibig sabihin pag wild, lagi kang maingay, lagi kang may pasabog. Minsan, yung pinakatahimik, pinakahanap mo yung peace, pwedeng maging wild pala. Bye! Malalim! I believe, ha? Nito! Anyway, for me, as Marlo, kasi I came in as a campaign manager, parang, for me, when we were battling with the Ardientes, kami ni Jego, parang, ako lang, yung diba, sukdula na yung kasamaan nila. So kami, parang paano mo lalabanan yung kasamaan using goodness? Parang kami, as the moral people in this story, parang gagamitin namin everything that we can exhaust in our power without using violence. So yun yung parang ginawa namin sa, tawag dito, dun sa pagka-campaign namin. Pero we were pushed to the limit, kaya ngayon gumagamit namin mga baril, nakipagsuntuhan na kami and all. So parang for me, as a character, parang you have to do everything you can as moral as possible, pero
may times talaga na yung pupush ka sa limit na sige, wala ka ng choice, eh, kailangan mo nang gawin to, kundi ikaw yung mamamatay. Eh. It's either you or them, eh. Parang gano'n for me. Lalaban up to the point na kaya mo, pero pag na-push ka sa limit mo, i-gawin mo na yung kailangan mo gawin to save your life or your loved ones. So for me, yun yung takeaway ko. Thank you, Migo. Jude, you wanna add another question? Last two questions sa tayo, no? Hindi, sumali ka na! Bata ko lang po ako, pinapanood ko ng Gayan Pit po. Huwag kang ganyan, ha? Huwag kang ganyan. Gusto po. Oh my God! Oh my God! Sasali na lang po ako. Ike's may restored film ka na raw kasi. Ayan. Tete, alam mo po yan, ang may minamahal. Bakit na? Feb 18 po, kami ni Aga. Ako, ang pinaka masasabi ko to Eugene, sobrang nagpapasalamat ako. I'll just like Tito Pip. Yung anak ko kasi nag-aaral sa Poveda. Alam niyo naman sa Poveda, di ba, mga Shala kids. Dati po hindi ako pinapansin doon. Okay. Oo, yung mga pumapansin lang sa akin, yung mga gwardiya, yung mga naabutan ko ng pang t-shirt. Okay. Nung na-launch ang Emilia, sa Wildflower, nagkakagulo na. Tapos, yung mga bata, yung mga Englishers na bata, mga Shola. Hi, Tita Aiko! You know, I watch Emilia. I wanna be like Emilia. Nabahala ako. Kasi, sabi ko sa anak ko, Martina, bakit yung mga kaskwela mo gusto masama sila? So, medyo nabahala ako. Pero natutuwa na rin ako kasi medyo lumakas po sa mga teachers ng Poveda. Kasi kami mga Povedan, mga sosyal po. So, kidding aside, I'm really grateful for this project. Kay Direk Ruel, because this is the second time he gave me a wonderful comeback. If you remember Direk Ruel, yung first comeback ko is sa Ipaglaban Mo. Na-nominate po akong best actress si Direk Raymond, ang director nung episode na yon. And si, nung ginawa ko yung comeback ko ng Ipaglaban, naging sunod-sunod ulit yung projects ko sa ABS. From then on, hindi na ako nabakante. Kaya maraming salamat sa Wildflower. Wala akong gustong gawin or iparating sa tao, kundi pasasalamat. Kasi kung hindi dahil sa Wildflower, si Aiko hindi tinatawag na Emilia. This is the first time in my 30 years in show business na gumawa ako ng soap na hindi Aiko Melendez ang tawag sa akin, kundi yung character ko. So mamahalin ko to si Emilia habang buhay, habang nandirito ako sa show business. Grateful ako kay Direk Ruel at sa RSV. Thank you. Pero hindi ko po kalig sila, Tita Pip. May sinasabi si RK. May sinasabi si RK. Ano yun? Sabi ko, grade 2 pa lang ako ng minamahal. Minamahal mo ko? Minamahal ko siya. Sabi ko na nga ba eh, RK na HD sa akin. Pabataan ang pabataan. Disclaimer din na hindi ko ka HD to pit. I played 53 ako, pero I played the 60-something woman here. Oh, yeah. Okay. Salamat sa... And you got away with it. Anyhow, oo naman. Sino bang hindi, lalo na... Si Ate Gray kasi kumakanta. Favorite siya ng lola ko eh. Maakanta ko sa lola ko. Sa bahay niya. Kasi basketball yung palabas. Hindi naman ako interesado. Toyota versus Chris Patalanyo. Ano ba ako? Producing yung bago talaga. Aakit ako dun sa lola ko. Manood ako ng Superstar. Kasi musical. Anyhow, nagpapasalamat din ako kay Direk RSV. Dahil siya, sabi pa niya nung tumawag siya sa akin, kasi alam niya naman salim po sa ako dito dahil sa last season na ako. Pero sabi ko, my God, ang ganda na naman nung project na to. Pero sabi niya, direct nung kausap ko siya, direct Ruel, alam ko naman na may repercussions ka pag kontra. Kasi sabi ko, direct ang hirap magkontrabita pag singer, kaya nakatayo pa lang ako, galit na sa akin ng tao. Parang ano ba ginawa ko? Kasi pala may carry over ng role. Pero sabi niya, hindi, I promise you, mamahalin ka dahil ang mga characters dito, minamahal ng lahat. Kahit mga kontra. Ultimo si Maha, parang bida kontra bida din minsan eh. So, sabi ko, sige, sasali ako. Tapos, nung umpisa nga, hindi pa naiintindihan ng tao yung role ko na dapat maamo, parang anghel, pero demonita pala. So, syempre, meron din silang iba't-ibang mga bet, diba? Kung sino dapat si Red Dragon. So, nahirapan ako nung umpisa, pero sabi ko, sige, dapat ma-inspire ako lalo sa sinasabi nila na hindi nila ako type maging Red Dragon. So, it just pushed me to
get out of the box, diba? Parang it pushed me to my limits. Sabi ko, sige, kailangan galihan ko. At nakita ko naman yung dedication ng lahat. Kasi maha nga eh, sumampasak pa sa helicopter. Sobra akong nagulat. Sabi ko, oh my God! Ano na nangyayari? Siya na pala talaga yun, hindi double. Sobra akong nagulat, maha. And lalo kitang hinangaan. Alam mo naman, bata, mas bata ka pa. Ang tagal natin sa ASAP, hindi ba? Anyhow, so yun, grateful ako na napasali ako dito. And katulad na sinasabi ni Aiko, ang ganda nung feeling na parang kahit saan ako pumunta talaga, kahit abroad, tinatawag na ako ng Red Dragon. And it's become such an iconic role for me. Thank you so much, RSP. Thank you. MJ, our killer question will come from... What would happen? Tapos yung kay Ana naman between Vin kay Miko. Actually, ako dalit sa lahat. Kapag ano na ako din. What? Umikot din sa boys. Hanggang sa ako hindi. Hindi ako umikot. Pinag-ikot ko ang mga boys sa akin. Oo nga, ang dami. Actually, baklang-bakla yung character ko. Sobrang I love it kasi even when I go to the clubs, hindi lalaki ang lumalapit sa akin. Mga Bex. Ako ikaw. Ganon siya. No, but honestly, yung sa relationship namin ni Jeboy, asyumera naman ako dun eh. Parang, to the end, we'll see kung asyumera pa rin ako. Ang hirap kasi pagka yung mahal mo, pero hindi kanya mahal. Bakit? Tinamaan ba kayo? Oh my God. May hugot. May hugot. Or kung mahal ka pero hindi mo naman mahal. I mean, these complications. Mahal ko pero hindi lang talaga. Or love isn't enough. Eh, ang dami. Kaya ko pa ba? Kaya parang, sometimes kasi gusto niyang awayin talaga tong si Ana. Pero it will hurt the one she loves. So parang ang hirap talaga nung battle between gusto kong gantihan pero lalo akong hindi mamahalin. So to the end, it's the battle between gusto ko bang magrebelde o gusto kong ibigay fully ang pag-ibig. Love is never easy. Aaron? Yes, we are down to our last two questions. We have a question from Tito Eugene Assis, the entertainment editor of People's. Win do sa slot na yon. Saan? Wow. Ano raw masasabi mo dahil yung mga tao na napapawawaw dahil kayo raw ang win do sa slot na yon. Salamat po. Bibigyan ko po kayo ng jacket. What a cellphone. Winner ang sagot. Nabaskill po ako doon. Ako rin eh. Okay. This next question is for ano? Yung mga kabatch ko si Jaja, saka si ano si Tirso at saka si Bilang. Sino pa ba yung kabatch? Ko kasama diyan. Wala ako. Wala ako. Anyway, at your peak naisip mo ba na did you imagine na kahit na mag papapel ka sa ganito kasama na papel? When you were at your peak? Nag-isip ako ng isang magandang role pero hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganito kagandang role talaga. And malaking pasasalamat ko kay Direk Ruel dahil sa totoo lang siya alam na muntik nang hindi ako makuha rito. Muntik na ba't ipinaglaban ako ni Direk Ruel and I'm so thankful dahil talagang alam mo yun, yung when you go out and people don't call you Tirso anymore but call you Julio. Tapos tinatanong ka, nasaan si Arnaldo? Nasaan si Emilia? Nasaan si Lily? Diba? Hindi na bali kung ikaw lang yung ina-identify. Hindi, lahat yung cast ng buong show ina-identify, hinahanap sa'yo. And so, alam mong nag-stick yung character that somehow you were able to deliver. And alam mo rin, nararamdaman mo rin, yung mga kasama mo, talagang nag-deliver din because yung people nakiki-identify sa inyo. Ang pinaka-nakakatawa yung lalapit sa akin,
ikaw ang sama-sama mo sa wildflower. Pa-picture. Ano ba? Ganit ka ba? Oo, ano ba? Bibiro ko. Pero alam naman nila, but they're really, ano, napaka, it just goes to show na talagang ang laki ng naging epekto ng buong show sa following as far as television is concerned, yung mga televiewers natin. And I'm so thankful nga na talagang ilinaban ni Direk Ruel na ako ang lumabas na Julio Argente. Congratulations. Bago kayo siya, siya baka pwede si Aiko na nalang. Sumikot sa revenge, oo. Sa real life ba, naging revengeful ka din once in your life sa taong gumawa sa'yo ng hindi maganda? Never po. Ano, may naniniwala kasi ako sa babalik din sa'yo kung maging masama ka sa ibang tao eh. Parang ganun po. So kung ako, kung may nagawa akong kasalanan, magsusorry ako. Kung may nagawa silang kasalanan sa akin, aantayin ko yung araw na makakapag-sorry na lang sila. Parang ganun. Pero walang revenge. Kasi babalik din talaga sa'yo. Tingnan mo si Lily, laban siya ng laban, ang daming nawawala sa kanya. So yun yung lesson na natutunan mo sa role mo? Mm-mm, yun po. So laban ka, pero minsan alam mo rin huminto ng laban, lalo na kung marami nang nawawala rin sa'yo. Kung marami ka nang nasasaktan rin. Paano kung may mga mahal mo sa buhay ang mawala, ano kaya ang pwede mong gawin? Masasabi mo pa rin ba na kahit parang hayaan mo na lang at babalik din naman sa kanila? Sana naman po huwag mangyari sa akin sa totoong buhay. Pero ayoko pong isipin na may ganun na mangyayari. Pero basta po yung maha si Ivy Aguas at Lily Cruz malayong malayo sa kung paano sila magre-revenge sa mga nanakit sa kanila. Yun na lang po. Sweet revenge. Tingnan natin. Yung next question ko for the three guys na leading man ni Maha. Curious lang ako kasi sa tagal, halos 1 year, di ba yung tinakbo ng pagsasama niyo dito. Bakit parang walang na-link na nag-attempt mandigo kay Maha? O baka meron, hindi lang nakakarating sa amin. Wow. Sumisigaw po kasi ako lagi, kaya hindi sila nakakalapit. Natapo. Any ano? Joseph muna, si Joseph daw. Na mas gwapo daw ngayon, sabi ni Francis Simeo. So sobrang busy po namin, parang wala kaming oras na magligawan. And you know, we respect each other as, you know, co-actors. And as much as possible, we want to be professional sa ginagawa namin. And yun nga, tingnan naman naging successful yung show. So tama lang na walang ligawan na ganun. Hindi ka na-fall kay Maha kahit attraction? Palagi. Pero... Palagi. Sunutin kita nito. Akala ko ba hindi ka nag-revision? Bakit ganyan? Kaya sabi na. Ako, kasi una pa lang naman napaka-vocal ko na sabi ko kasi si Maha sa mga gusto ko talaga makatrabaho kasi napaka-galing. Kaya nung mga first few days namin, up until to the last, I had parang feeling ko kailangan ko lagi i-prove yung sarili ko sa bawat eksena. So never sumagi sa isip ko yun because I wanted to be the best acting partner on screen for her at all times. So hindi ko naisip yung mga ganyan. Wow. Oh, tsaka every time magka-eksena, syempre Maha, you have to be at your best. So para sa akin, laging dapat prepared ka in every scene. You don't go looking for love sa eksena na yun. Napakasinungaling ito mga bago. Hindi na natin ito. Baka naman natakot lang kayo kay Ivy. Baka. Ang Lady. She's lovable in real life. Hindi ka naman natakot, di ba? At first, nakala ko... Pero nakita ko sa interview nyo, nakaka-intimidate daw at ako. At first, yeah. Oo, nung unang nakita mo, may intimidate ka syempre para sa akin, nung first time ko nakita. Pero once you get to meet her, you're gonna find her lovable. Yeah. Lovable, ha? Masasabi ko lang na maliban sa pagka-proud ko kay Natalie, ay yung tatlong boys din. Kasi nung nag-workshop kami, sabi ko nga, nag-umpisa rin ako katulad nila at maraming mga artista rin sa akin na tumulong, nag-guide sa akin.
Kasi pag gutom ka po, yung gusto mo talaga na magawa ng tama yung character mo. So sabi ko sa kanila, sa show na to, magtutulungan tayo dahil gusto ko itong show na to, hindi lang ako yung mapapansin, kundi tayong lahat. At nakaka-proud kasi Joseph, RK, and Vin, naging maingay po yung mga pangalan nila at mga abs nila lalo. So may pa-abs pala sila? Lagi. Sa show namin sa US, meron yan. Lalabas. O, nahawakan na ba ni Maha yung mga abs na yun? Gusto niyo po, balit na lang! Third question ko, Maj. After bumalik sa probinsyano, kasi yung character mo din ang meron, di ba? Wala pa naman pong tanong, pero baka po malabo rin mangyari kasi nga po puno ng tours at saka may pelikula rin po akong gagawin. So, yun, kung gusto po ni Cardo, willing, kung willing siya, pwede niya pong tulungan si Lily Cruz sa ending. May special participation pa. Pero Maj, yung next, kung gagawa ka uli ng serye, magiging picky ka ba sa role? Kasi parang ang hirap anuhan ito eh, tapatan or lagpasan, di ba? Hindi naman po sa pagiging picky or choosy, pero wag lang yung nagawa ko na. Katulad naman nagawa ko ang eksena. Kasi tulad nga po kanina, sinasabi ni Direk Ruel na hindi daw po ako takot tumanggap ng mga characters na hindi lang pa-sweet. Siguro, malaking pasasalamat ko na isa sa mga teleseryeng inumpisahan ko, It Might Be You, at kasama ko si Tito Pip. Si Tito Pip ang mga isa sa mga nag-guide sa akin kung ano po yung mga tatanggapin kong mga characters. Never kong kinalimutan yun, kaya po siguro pa 15 years na ako sa industry din dahil yung sinabi sa akin ni Tito Pip noon na lagi mo lang tatandaan na ikaw artista ka pero dapat hindi lang isang bibigay mo. Isipin mo na isa kang product. Diba ang mga bawat product po may repackage siya, nag-iiba ng mga itsura, may ibang offers. So yun yung lagi niyang, yun yung sinabi niya sa akin, yun ang lagi mong isipin na parang ang isang product. Paano mo ibebenta yung sarili mo? Paano kanila kukunin ulit? Parang ganun po. So forever ko yung tinandaan. Kaya I'm very happy. Bakit po nakilala si Ivy at si Lily Cruz? Isa yun sa malaking tulong ni Tito Pip. Hindi Edson. Kasi, hindi, parang, hindi tatay-tatayan. Isa po siya sa talagang mabait sa akin sa industriyang ito na talagang isa siya sa mga taong gustong maging successful ako. So, I'm very thankful na nakatrabaho ko po ulit si Tito Pip. Congratulations! Thank you, Janice! And on that note, palakpakan natin ang buong cast ng Wildflower. And then, my wildest remark lang, si Manay Ethel. And Jay, gusto ko lang ipaalam kay Sasha. I've never seen her so beautiful. Yes. Kaya kung sino man ang nag-makeup sa'yo, bigyan mo ng bonus. Alam mo ba kung sino nagpapasaya eh. MJ, may tatanong ako kay Maha. Yes, Maha. Maha kanina, mga dakang magpatawan. Kung mo'y bumalik ba, siya pa rin ang iniibig. Basta po huwag lang lalaki talaga. Kasi once natapos na po ako dun sa relationship na yun, tapos na po talaga dahil yung kunwari ilang taon namin pagsasama, alam kong binigay ko na po yung lahat at kung naramdaman kong hindi niya yun nabalik at hindi ako nirespeto or hindi nasabayan yung pagmamahal, parang tapos na po, parang ganun. Hindi, sabihin na lang namin na hindi na siya pwedeng ibigin muli. Oh, hindi na talaga po. Kung sino man po yung naiisip niyo. Thank you, si Maray. Tapos na nga. Umanslay pa ng joke. Ay, hirit eh. Okay lang. Palakpakan natin ang cast ng Wildflower. Let's have a group photo, please. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa pagpunta niyo po sa lahat ng presentation. Okay, let's start with the cast first. Compress. Compress. Ay!
Compress. Para sa sa ayan, natin yung iba sa Direk. Dapat nagdito pero hindi ko. Ayan, orange kita bihan mo sa match. Yeah. Oo. Ayan, pwede na rin yan. Yan, okay na.